Si Jose Protasio Rizal Mercado e Alonso Rilonda, o mas kilala bilang Jose Rizal, ay ipinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Si Rizal ang ikapito sa 11 anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonso. Siya ay may height na 5 feet and 3 inches. Si Rizal ay makabayan, manggagamot, at manunulat na naging inspirasyon sa Philippine Nationalist Movement. Sa edad na 11, pumasok siya sa Ate Niyo Municipal de Manila, pagkatapos ay nagtungo siya sa University of Santo Tomas upang mag-aral ng medisina at kalaunan ay nag-aral sa Universidad Central de Madrid at sa University of Paris. Karamihan sa kanyang pagsusulat ay ginawa sa Europe, kung saan siya namirahan sa pagitan ng 1882 at 1892. Noong 1887, inilathala ni Rizal ang kanyang unang nobela, ang The Social Cancer, na kilala bilang Noli ni Tangere. Ito ay paglalantad ng kasamaan ng pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pagkatapos nito ay isinulat naman niya ang El Filibusterismo, na ibig sabihin ay The Reign of Greed noong 1891. Ilan din sa mga famous na sinulat ni Rizal ay ang To the Young Women of Malolos, Para sa Aking Mga Kababata, at Mi Ultimo Adios. Sumulat siya ng ilang akda na nagpahayag ng kanyang mga pagdududa at pagpuna sa simbahan, kabilang ang The Indolence of the Filipino at The Philippines a Century Hence. Bukod sa mga ito, siya rin ay multilingual at kilala na nakakapag-usap ng mahigit 10 languages, kabilang ang Filipino, Espanyol, English, French, German, Dutch, at iba pa. Mahal ni Rizal ang Pilipinas at hindi niya pinabayaan na manaig ang takot dahil alam niyang mas kailangan siya ng kanyang bansa para makamit ang pagbabago sa kamay ng Spain. Kaya tinatag niya ang La Liga Filipina. Si Rizal ay walang asawa, ngunit may anim siyang nakarelasyon, sina Segunda Katigbak na kanyang first love. Si Leonor Rivera na itinuring true love niya at naging inspirasyon na karakter ni Mara Clara sa Noli ni Tangere at El Filibusterismo. Si Consuelo Ortega na nakilala niya sa Madrid, si Gertrude Beckett na nakilala niya sa London, si Nelly Bausted na nakilala niya sa Paris, at si Josephine Bracken na may nagsasabing pinakasalan ni Rizal bago siya patayin. Kumini sila ng lisensya para magpakasal sa kasamaang palad dahil sa problema niya sa simbahan ay tinanggihan ang kanilang kasal. Ang mga sports at hobbies ni Rizal ay eskrimador o fencing, chess, gunslinger, judo at magsulat ng novels at poems. Alam mo bang nabasa ni Rizal ang buong Bible mula Genesis hanggang Revelation dahil hindi niya mismo nakita ang salitang purgatorio sa Bible? Nang dahil doon, isa din itong dahilan kaya pinapatay siya ng Kastila dahil lumalaban siya sa mga prahiling katoliko. Inaresto ng mga otoridad ng Espanya si Rizal at kinasuhan ng sedisyon, paghihimagsik, at pagsasabuatan. Siya ay nilitis at napatunayang nagkasala ng korte ng militar na hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Siya ay pinatay noong December 30, 1896 ng mga kolonyal na otoridad ng Espanya. Ang kanyang kamatayan ay resulta ng kanyang pagkakasangkot sa Rebolusyong Pilipino na naghangad na ibagsak ang paghahari ng mga Espanyol. Si Rizal ay isang taong matapang na nanindigan sa kanyang paniniwala kahit na sa harap ng kahirapan. Siya ay walang takot na nagsalita laban sa mga kawalang katarungan at katiwalian ng Spanish colonial government at handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa layunin ng kalayaan ng Pilipinas. Salamat, Dr. Jose Rizal.